Pilipinas, ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang damdamin. Bayan Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin. Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdamin. Bayan Damdamin. Isang magandang umaga, Pilipinas. Good morning po sa inyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Lunes? At baka kayo'y nagtataka, ano? Minus Lakay Mayor Deo Makalma. Ako po muna ang inyong makakasama dito sa aming programa. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Diyos marhay na aga sa Indugabos, Boss, sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Hindi man po ganung kaganda yung umaga ng karamihan sa ating mga kababayan dyan po sa area ng Bicol Region, partikular na po sa may bahagi ng Catanduanes. E bumabati pa rin tayo ng magandang umaga sa buong Pilipinas. Kumusta po kayo? Ingat-ingat po kayo. At ang bagyo po ay kasalukuyang nasa West Philippine Sea na. Ito pong bagyong Pipito. Ayon po sa PAGASA, huli itong namataan sa 145 kilometers mula sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. At tataglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 160 kilometers per hour. Nung naglandfall po itong bagyo dito sa area ng Panganiban dyan po sa Catanduanes, kanina po nakapanayam ni Katuning sa programang 2x2 ang alkalde ng Panganiban dyan po sa Catanduanes, at talaga naman pong si sila ay nanghihingi na, no, ng tulong sa ating national government dahil sila po ang isa sa pinaka na puruhan po nitong bagyong Pipito. At alam naman po natin, ano, na matindi ang pangangailangan ng ating mga kababayan dyan. At yun nga po, lalo na yung mga bahay na nasira, gayon din po ang pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan dyan po sa Panganiban sa Catanduanes. At hindi lang po dyan, maging sa area po ng Catanduanes. Mamaya makikibalita nga tayo sa Office of Civil Defense Region 5. Alamin natin kung ano na nga ba ang sitwasyon ng karamihan sa mga lugar dyan sa Region 5. Ano-anong mga lugar ang napaulat na maliban po dito sa Panganiban, Catanduanes? Ano-anong mga lugar pa ba ang pinaka naapektuhan at pinaka nangangailangan ng tulong ng national government? Samantala, sa update pa rin po ng bagyo, ano, kasalukuyan itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At alas 8 ng gabi nga po, humina sa typhoon category si Pipito mula sa pagiging super typhoon. Sa kasalukuyan, nakataas sa signal number 3 ang mga sumusunod na lugar: ang northern at western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion ng Abra. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Abra, western portion ng Mountain Province, Benguet, northern portion ng Zambales. Samantala, signal number 1 naman po ang Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, western portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Nueva Ecija, Tarlac at central portion ng Zambales. At kaugnay pa rin po ng pananalasa nitong bagyong Pipito, bagamat ito nga po ay nandito na sa bahagi ng West Philippine Sea, may mga lugar po dito sa ating bansa ang nagsuspende ng pasok, katulad na lang po ng Metro Manila, ano? Suspendido po all levels public and private ang mga lungsod ng Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan City. Samantalang ang Taguig po ay preschool to senior high school kabilang ang alternative learning system o yun pong ALS. At Valenzuela City naman po suspendido ang face-to-face classes. Dito pa rin po, dito naman sa may
bahagi ng Abra, Angeles City. Ang Abra ay all levels at public and private po. Ang Angeles City, Pampanga, face-to-face classes lamang po ang suspendido. Ibig sabihin po, mayroon kayong online classes. Ang Antipolo, Rizal, mayroon po ang wala lang pong pasok ay preschool to senior high school, face-to-face classes lamang po. Arayat, Pampanga, at Timonan, Quezon, preschool to senior high school, Aurora, Baguio, at para po sa kabuang listahan, ano, bisitahin na lamang po ang mga pages ng inyo pong mga LGU para po malaman ninyo yung iba pa pong mga lugar na nagsuspendi po ng klase. Kaya po bisitahin ang website ng DZRH, gayon din po ang aming Facebook page para po makita ninyo ang kompletong listahan ng mga nagsuspending klase ngayong araw. Nababanggit po natin, ano, kanina, yun pong sinasabi ko na kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa mga lugar na sinalanta ng super typhoon na Pepito. Pero nanghihingi lang tayo, panawagan lang, ano, sa ating gobyerno, lalo na doon sa mga opisyal ng gobyerno, na sana naman po, ano, kapag tayo ay namimigay ng ayuda, ay makarating po sa ating mga kababayan yung ayuda po na dapat ay maibigay po sa kanila nang wala pong bawas, ano. Hindi bali pong sumobra, wag nyo naman pong kurutan yung kanila pong ayuda. Daming. Dahil ayon po sa bubuit nila kay Mayor Deo Macalma, dahil wala ang ating mayor ngayong araw, siya po ay mayroon lang importanteng nilalakad. Aba, manghihingi lang tayo ng kaunting, baka naman, ano, nakikinig sa atin itong opisyal na to, makinig ka ho, ano, isa po itong kongresista. Kongresista, ba? Itong kongresista na ito, ayon sa bubuit nila kay Mayor Deo Macalma, dyan po ito sa Region 5. Bakit naman ganon, Kong? Bakit naman po pinag-isa nyo yung ayuda, no? Yun pong AKAP. Actually, na ipatanong na natin ito kanina kay Secretary Rex Gatchalian. Ang sinasabi po ni Secretary Rex ay entitled pa rin naman na makakuha ng calamity assistance o yun pong ayuda para po sa mga tinamaan ng nagdaang bagyong Christine. Dahil kung maalala nyo po, yung bagyong Christine ay tumama din po dyan sa Region 5. At kabilang po sa napuruhan din ay ang ilang mga lalawigan dyan. At kaugnay po niya, nagpunta dyan ng Pangulo, ang Pangulong Bongbong Marcos, at kung inyo pong matatandaan, over 100 million pesos ang ibinigay dyan sa Region 5 para po mabigyan ng assistance yung ating mga kababayan na labis na naapektuhan ng bagyong Christine. Pero ang problema ho, ano, itong kongresista na ito, ang ating po mga kababayan dyan, meron po tinatawag na AKAP. Sila po ay mga beneficiary. Yung AKAP po, ang ibig sabihin, ayuda sa kapos ang kita program, na nasa ilalim po yan ng programa ng Department of Social Welfare and Development. So DSWD po yan, ano. Ang problema lamang po na naparating sa atin ng karamihan sa ating mga kakilala, at yung ilan po ay nagsumbong sa atin dito sa DZRH, na iparating nila ang kinalang concern. At ito po ay ina-address natin na sana ay masagot din at malinawan. Hindi din kasi natin alam kung ito ba ay nangyari dyan lang sa Region 5, particular na po dyan sa may area kung saan po ako, kung taga saan po ako, ano, dyan po sa may Albay. Tayo po ay may natanggap lang na reklamo. So nananawagan tayo kung ito po ba ay totoo o hindi, pakilinaw naman po, ano. Dahil tingin ko naman po yung ating mga kababayan ay hindi naman magsusumbong kung hindi po ito totoo, at hindi po sila magtatanong sa atin para malinawan at malaman nila ano nga ba talaga, ano lang ang pwede na nilang makuha, at sila ba ay entitled sa mga ganitong benepisyo. Sila po ay hindi naman naghahabol, disclaimer lang, ano, naiintindihan naman po nila na hindi naman lahat ng ayuda ay kailangan silang bigyan. Pero ang gusto lamang po nilang malinaw na yung ayuda o cash assistance, lalo na po dun sa mga bahay na nalubog sa baha dahil sa bagyong Christine, sila po ay benepisyaryo rin ng AKAP. So ang nililinaw lang po natin dito, sila po ba talaga ay hindi na pwedeng makakuha noong benepisyo nila sa AKAP? Dahil ito daw pong kongresista na ito, pinag-isa, ano, yung benepisyo ng AKAP at yun pong cash assistance na ibinigay ng national government. Ito po ay, kung matatandaan ninyo, galing mismo sa Office of the President. So, ang tanong, lumalabas na nawala po yung ayuda na dapat sana ay makukuha nila sa AKAP,
Dahil ang sabi raw po ay nabigyan na sila ng calamity assistance. Ang sinasabi po sa kanila, binibigyang din sa kanila na hindi na nila pwedeng makuha yung sa AKAP na talaga naman pong nakukuha nila talaga yung sa AKAP, even dati pa yata nung ibang mga miyembro. Sila po ay nakakakuha talaga doon. Pero this time po, dahil sa nagdaang bagyong Christine, wala po sila nakuha sa AKAP dahil ang sinasabi raw po ng mga staff nito, yung mga nangasiwa sa pamamigay ng ayuda, ay nandoon na po, yun na daw po yun ano, yung calamity assistance, yun na raw po yung sa AKAP din. So ang tanong, saan po napunta yung pondo ng AKAP na dapat sana ay napunta doon sa ating mga kababayan na dapat ay benepisyaryo po? Dahil ang ibinigay lamang po ninyo ay yung sa national government na calamity assistance. Magkaiba po ang pondo nitong calamity assistance. Malinaw naman po ang naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos ano, na ito pong mga binigay po niya na tulong mismo ng Office of the President ay para sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan, nalubog sa baha ang bahay at yung iba po ay nasira ng tuluyan yung mga tahanan. So kung sasabihin po nitong isang hindi po natin sure kung mismo yung kongresista ang nagsabi, pero ang sinabi po ng kanyang mga tauhan ay ito raw po ay kasama na. Pwede po ba yon pag-isahin? Pero yung amount ay nabawasan. Hindi naman po siguro tama yun, ano? Kasi kung sasabihin nyo pong pinagsama, siguro pwede. Sige, for the sake of argument, sabihin natin pinagsama ninyo. Pinagsama ninyo, pero dapat po yung amount ay tama, ano? Hindi nabawasan. Kasi ang ayuda po ng gobyerno, kung matatandaan natin, ano? Ang sabi nga ng Pangulo, aabot sa 10,000 ang pwedeng mabigyan, ang pwedeng ibigay na amount. Depende rin sa assessment. Ano, may assessment pong ginagawa. Pero kung yung mababawasan po yung ayuda na calamity assistance ng ating mga kababayan at sasabihin ninyo na yun na din yung AKAP, ang tanong saan nyo po dinala yung pondo ng AKAP, di ba? Ang tanong saan nyo po dinala? Dahil kailangan po natin itong ma-address dahil ito po ay totoong nangyayari at hindi lang naman po ito kwento-kwento lamang. Ano? Totoo po itong nangyayari pero ang problema lang po natin, walang lakas ng loob yung ating mga kababayan na magsumbong at ang masakit, pinagloloko na lamang po ng ilang mga lokal na opisyal ang mga residente, lalo na po sa mga probinsya na hindi naman po masyado na pagtutuunan ng pansin dito sa national. So nananawagan po tayo ha, huwag naman pong masyadong makapal ang mukha, ano? Ibigay kung ano ang nararapat dun sa ating mga kababayan dahil yan po ay pera ng gobyerno. Hindi nyo naman po yan pera. Kung kayo po ay magbibigay ng ayuda, mas maganda. Pero kung babawasan po ninyo ng ayuda, mahiyahiya naman po kayo, ano, congressman? Coming. Medyo nagiinit yung ulo ko ito kasi bubuit nila kay wala sila kay. Kaya ako yung nagiinit ng ulo ngayong araw ano. Pero ito po ay para lamang po kasi sa kapakanan ng ating mga kababayan at sana naman po ay hindi naman po ninyo ginagawain ito ano. Kawawa po yung ating mga kababayan. Na alam naman po natin ako bilang isang laking probinsya at bilang ako rin po ay laging ang bahay po namin ay laging nasasalanta ng bagyo nung nakaraan sa katunayan. Kami po ay isa sa mga naapektuhan pero hindi naman po kami para maghabol ng mga ganyan dahil kami po ay hindi naman nananatili doon. Ang sa akin lamang po, marami sa aking mga kababayan dyan ang may concern po na ganyan. So sana po ano, mapagtuunan ng pansin ito at kung sino man po itong kongresista na ito, mahiyahiya ka naman. Coming. Kailangan muna nating mag-break ba, Kuya Heta, at sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ito namang namumuro na ipatutupad po bukas na pagtaas ng toll dyan po sa ECTEX at kausapin natin mamaya kung sino ang presidente pala mismo no ng Benguet Vegetable Truckers and Traders Association. Kausapin nga na natin dahil sila ang partikular na maapektuhan. Ano nga ba ang mangyayari dito at alam naman po natin kapag may mga ganito pagkakataon na pagtaas ng toll sa mga dinadaanan po domino effect yan. Magkakaroon niya ng epekto sa presyo lalo na po papalapit ang holiday season. So alamin natin mamaya kung ano ang magiging sitwasyon at ano nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng grupo po nitong mga truckers natin para kahit papano ay hindi naman po ganung kasakit sa bulsa ng atin pong mga kababayan. Pilipinas ang oras 8:22. Day after day, time passed away,
Gusto ko na nga lang magpatugtog eh kasi na high blood talaga ako. Hindi, biro lang. Pero tayo po ay nagbabalik dito sa ating programa. Daming bayan. Oy, shout out sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Hello kay Reynadar, nakatutok sa atin. Napapa-message si Reynadar, ano? At hello naman kay Miss Mary Grace Navera Masa, magandang umaga. At sa anak ng Supremo, si Senator Florante Rosales. And of course, shout out din kay Senator Lito Lito Lapid-Lapid, isang magandang umaga. At good morning kay Kaso Jimenez na nanonood sa atin ngayon. Aba, marami po nagre-react sa ating social media accounts. Maya-maya, no, pupuntahan natin ang damdaming bayan ng ating mga kababayan. Dahil may mga nagko-komento rin po dito, ano, sabi dito sa Davao del Norte, nagsisimula na maglista ng mga pili na tao na bibigyan ng AX, kaltas mode or pili lang bibigyan ng ayuda. Ayan yung sinasabi natin eh. Yan ang realidad, ano. Ang problema, no, maganda nagtatrabaho ng maayos ang national government, napakasipag ng ating secretary, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa katunayan nga, siya ay papunta na ng Catanduanes, ano, para po personal na malaman yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon na sinalanta ng bagyo at para po malaman kung ano nga ba yung tulong na agad-agad na pangangailangan para malaman po at maibigay agad ng ating national government. Pero ang problema po, ano, kung yung ating national government ay ginagawa ng maayos ang trabaho, pero may mga epal naman po na hindi ko naman po nilalahat, ano, ito po ay reality talk, sabi nga nila, no. Kung may mga iilan naman na medyo mapagsamantala at sarili lang ang iniisip, hindi po yun maganda. Doon po tayo nagkakaroon ng problema, doon po sa ating mga kababayan na hindi natin maintindihan kung bakit inuuna ang sarili, eh kayo po ay public servant. Hindi ba dapat po ay inuunin ninyo ang kapakanan ng taong bayan at hindi po ang kapakanan ng inyong bulsa? Samantala, puntahan nga muna natin, nabubulol-bulol na ako sa inis eh, no? Pero ito, hindi magandang balita din ito dahil aarangkada po bukas. Itong ikalawang tranche ng Taasingil sa toll ng Subic-Clark Tarlac Expressway, yun pong ESETEX. Sa abiso ng NLEX Corporation, 64 centavos po ang idadagdag nila sa singil kada kilometro para po yan sa Class 1 na sasakyan. 1 peso and 29 centavos naman per kilometer sa Class 2 at 1 peso and 93 centavos per kilometer naman po yan sa Class 3. At para alamin po natin, ano, ano ang reaction, ano nga ba ang ginagawang hakbang ngayon ng mga maaapektuhan nito. At puntahan natin ang Benguet Vegetable Truckers and Traders Association. Ang kanilang presidente po ay nasa ating linya na, si Sir Rudy Bulawan. Sir Rudy, magandang umaga at welcome po sa programang Damdaming Bayan with Sister L. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Na nakikinig sa inyo. Mm-hmm. Sir Rudy, aba... Apo, go ahead. Opo, po. Opo. Sir, ang magkakaroon po ng adjustment sa toll, ano? So, ano po ang ginagawa ngayon na hakbang ng inyo pong grupo para po, dahil ito po ay dagdag sa inyo pong toll, ang magiging problema po dito ay hindi naman po ba maapektuhan yung mga produkto na atin pong idinadaan dyan dahil particular na po yung mga inululuwas natin dito sa Metro Manila. Ang bawat po kasi pagtaas ng toll fee at yung mga pagtaas ng diesel, yan po ay malaking epekto sa maintenance ng bawat truck ng aming mga members. Mm-hmm. So sa madaling salita po, madadagdagan yung binabudget namin bawat biyahe ng truck. At ang bottom line nito at ang domino effect nito, idadagdag po namin whatever amount na idadagdag doon sa expenses namin ay madadagdag po sa presyo ng gulay. Yun. Mm-hmm. At lalo po ngayon, katatapos lang ng bagyo, mataas na naman ang gulay ngayon dito sa Benguet. Opo, ayun nga eh. So, tapos sasalubungin pa ng additional expenses na manggagaling dyan sa mga toll fee. Isa, totoo lang, umaray na kami dyan sa toll fees na yan. Opo, opo. Mula Tiplet, Visitex, Inlex. Eh, napakalaki na po ng expenses ng trucking. Opo. Ngayon,
Ang amin po mga members ay wala naman po tayong magagawa kung hindi sumunod sa patakaran nila. Mm-hmm. Pero ang katamaan po ng husto nito ay ang mga consumer talaga. Opo, yun nga. Mm-hmm. Lalo na po yung mga nasa laylay ng lipunan, laylayan ng lipunan, mm-hmm. talagang hindi na po pang mahirap ang presyo ng gulay. Mm-hmm. Nako, Sir Rudy, nabanggit nyo nga po ano, ilang mga bagyo na po ang nagdaan sa atin at naapektuhan yung ating mga farmers, yung mga nagtatanim. At of course, kayo din po na nagtatransport po nitong produkto natin ay naiapektuhan din po dahil po dito sa mga binabayaran natin ano, na toll fee. So ang mangyari po, nabanggit nyo na po na magkakaroon ito ng epekto sa presyo ng mga produkto po na inyo pong dinadala dito sa Metro Manila. As of now, Sir Rudy, magano na po ang presyuhan? Alimbawa na lamang po ano, ito pong mga ano po yung particular na mga gulay na inyo po munang inaangkat mula sa Benguet at sa Car Region? Halos lahat po ng gulay. Halos lahat ng klase halos ng gulay. Po, ang majority po ng kinukuha namin ay magmula po sa repolyo, mm-hmm. patatas, mm-hmm. carrots, mm-hmm. sayote, pitsay bagyo, mm-hmm. at sari-sari pang vegetable ng Benguet. Mm-hmm. So magtataas po ng toll ang SETEX at mag-holiday season naman po. So ano po ang nakikita ninyong magiging epekto po nito? Mas tataas pa ba ang presyo ng mga gulay, lalo na po itong paparating na Disyembre? Ilang araw na lang po, December na at pagpapasko na rin. Sigurado pong tataas kasi... Mm-hmm. Unang-una, ang mga gulay natin dito sa Benguet ay pinabagyo. Mm-hmm. Ilang bagyo na dumating. Mm-hmm. Masisira po ang gulay. Ngayon, pag underload naman yung pong mga trackings namin, mm-hmm. siyempre, magdadagdag din kami ng pamasahe dyan para mm-hmm. sa expenses namin sa tracking. Mm-hmm. Then, may dadagdag pa ito mga additional na pagtaas sa mga toll fee, mm-hmm. di madadagdag na naman po yan. Mm-hmm. Bukod pa sa tumaas nga ang bilihin dito ngayon ng gulay dahil dinagyo ang Benguet, mm-hmm. Talagang pahirap po talaga yan. Mm-hmm. So malaki po ang pahirap. Mm-hmm. So Sir Rudy, ano po ang ginagawa din naman po nating paraan ano, para kahit papano po ay hindi naman ganun katodong maapektuhan ang presyo ng ating mga gulay? Meron po ba kayong kinakausap na kahit papano makapag-apila po tayo na wag naman sanang taasan muna itong toll hike po dito sa SETEX? Sa experience po namin, ma'am, mm-hmm. talagang pikit mata na lang na isushoulder mo whatever ano, kasi mm-hmm. hindi ka rin naman papansin nila pag humingi ka ng halimbawa nagreklamo ka eh, mm-hmm. na bakit tumaas ng ganito, baka ikatwiran pa sa'yo, di huwag kang dumaan sa highway. Oh, mm-hmm. kaya lang po, oo po, wala tayong magagawa kung hindi sumunod sa kanila dahil yun lang ang fastest way mm-hmm. para makarating din kami sa mga destination namin. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi kung dadaan kami ng mga MacArthur Highway, medyo matraffic po. Lalong maaatraso ng gusto ang gulay natin bago makarating sa mga market. Oo nga, hindi na fresh yung gulay. Baka mamaya mabulok pa at lalong ikalugi pa, di ba, Sir Rudy? Yes. Mm-hmm. Kaya no choice po kami kung hindi sumunod sa patakaran nila. Mm-hmm. Kaya lang, yun na nga po, may isushoulder na ng consumers kung whatever na idinagdag nila. Mm-hmm. May dadagdag po yun sa presyo ng gulay natin. So aasahan na po pala natin ang pagtaas dahil po dito sa pagtaas naman ng toll dito sa SETEX. Pero kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon, mamaya po susubukan nating makausap ang TRB ano, dahil sila po ang nag-aaproba ng mga ganitong taas singil sa ano natin, expressways. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon, sir ano, na manawa sa TRB, ano po ang gusto po ninyong sabihin sa kanila? Ano pong panawagan natin sa kanila? Po, pwede ba na wag na muna, bagamat too late po dahil bukas kasado na, pero ano po ang panawagan ng inyo pong grupo? Ang isang panawagan, siyempre, kung maaari nga lang, babaan pa nila eh. Kung maaari nga lang. Mm-hmm. Ngayon, kung tataasan pa nila, sa totoo lang, sa panahon ngayon, mm-hmm. na lalo na ngayon, ang mga farmers natin, ang
production nila ay bawas na bawas dahil sa bagyong nagdaan dito sa Benguet. At yung mga truck namin ay mga underload naman. At wala po kaming ibang pamamaraan kung hindi idagdag sa presyo ng gulay yung karagdagang pinapataw nilang toll fee na additional. Ngayon po, meron naman kami mga ginagawang pamamaraan pag dumarating kami sa puntong ganito na kumukunti ang mga kargadang gulay. Ang usually po kasi pag halimbawa dalawang truck na bumibiyahe araw-araw, minsan nagiging isa na lang. Kinukombine na lang po yung karga nila nang sa ganun ay hindi naman malugi ang ating mga membro, ating mga truckers, and at the same time ay hindi masyadong maitaas ang presyo ng gulay para kahit paano ito po ay maging affordable sa ating mga consumers. Nako, Sir Rudy, ano, sabi mo po ay tataas. Gaano po kaya kalaki yung itataas? Kasi kawawa naman po yung mga consumers natin, ano. At bagamat naiintindihan po namin dahil tumaas din ang presyo ng produktong petrolyo, pero mga gaano po kaya ang estimated natin na itataas? Halimbawa na lamang po sa patong natin sa bawat presyo ng gulay, mga ilang piso po kaya? Kasi kawawa po yung ating consumers. Ang gulay po, kami po ang price po namin as much as possible. Ay kakaunti lang po ang pinapatong namin diyan. Kaya lang dahil sa law of supply and demand. Kung ano po siyempre ang magiging presyo dito sa Benguet. Sa totoo lang ang pamasahe namin diyan kunting-kunti lang sa bawat ano namin para maging affordable kasi talagang matindi rin naman ang competition ng mga nagtitinda natin diyan sa baba. At para naman maging mabilis ang pagbibenta, lalo na sa part namin na ang binabagsak namin mga gulay from Benguet ay binabagsak namin sa Divisoria. So as much as possible po, talagang yung pinakamababang presyo ang gusto namin laging iparating diyan sa mga gulay na bumabagsak sa Divisoria. Alright. So, Sir Rudy, ano, makikibalita po kami sa inyo. Pero sana po, hindi naman ganun kataas yung presyo. Pero naiintindihan naman po siguro yan ng ating mga kababayan. Pero ang sa atin po, kung sana pwede magawa naman ng paraan na huwag namang magmahal muna ang presyo. Dahil marami po sa ating mga kababayan ang binagyo din po. At hindi nila naman na-afford na magtaas agad tayo ng presyo ng mga ganitong. Lalo na po ito ay mga prime commodities. Pangunahing pangangailangan po ito ng ating mga kababayan. Sir Rudy, maraming salamat po. Opo. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po, Rudy Bulawan, ang presidente ng Benguet Vegetable Truckers and Traders Association. So, expect daw po natin na tataas dahil sa epekto po nitong pagtaas ng toll dyan po sa SETEX. Pero sana po, ano, huwag namang mataas masyado. Nakakaiyak dahil magpapasko na. Magpapasko na. Kaya naman, ang ating ninong ng bayan, mamimigay muna. Ito ang hindi nawawala ng pera. Ito ang dapat kinukuha ng ninong. Ang ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, para sa kanyang Pasko Panalo Promo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko! Nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas. Merry Christmas! 37 days na lamang po ay Pasko na. Kaya naman puntahan natin ang ating ninong na si Sherwin Alfaro. Nandyan ngayon sa may Barangay 104 Tramo. Dito po yan sa lungsod ng Pasay. Ninong Sherwin, sino ang iyong ano dyan, bibigyang regalo na inaanak ngayong umaga? O, loto to. Ako, si Sir El, alam mo, kanina sinasabi po na hindi nawawa na ng pera. Dito tayo dumidiscarte muna, no? Tumaya ka ba? Oo, kailangan. Importante, alam mo po. Kasi, syempre, magpapasko. Ako, hindi nawawala ng pera. Ito talaga, hindi totoong nawawala ng pera. Maraming pera, hindi no, pinamimigay. Kada, meron pa yung UD.
May oras pa rin, alas 2, alas 5, alas 9. Ganoon pa rin 3D. Oo, may mga ganyan pala. Alas 2, alas 5, alas 7. Sa isang araw, tatlong bola, o diba? Pwede. Ito sa Barangay 104 sa Pasay, talaga ito takbuhan. Ha? Kapag gusto mo... Pag gusto magka-pera. May pinakaswerte dito. Pakinaan nyo nga yan. Yung audio. Ang ingay-ingay. Gusto mo naman, oh. Ayun! Hello po! Ayan! Wala ko ng aso. Yan. Yung sa bahay na ang liit ng aso. Pero tignan mo, ang lakas ng asang tahol niya, no? Aba, anong breed niya? Nang cute? Ano yan? Pomeranian. Poms. Dito tayo sa burot. Basta... Kaya lang, para marinig kayo. Ayan, pangalan niyo po? Edita Dormedo. Si Edita? Edita Dormedo. Ah, si Ate Edita. Si Ate Edita, palagi ka nakasunod sa Disaray. Opo. O, at yun, kita-kita namin na naka-live ang iyong TV. Mm-hmm. At sinong pinapanood mo, pinapanood mo ng umaga? Mayor Dio Di Calma, Sister Elaine. Sino si Di Calma? Ayan sila kay Mayor. Ayan, oo. At dahil paborito mo sila kay Deo at si Sister Elaine. Ito, meron kang 1,000 pesos. Ayun! Merry Christmas, ate. Baka biglang tumaya sa loto. Baka mami, idiretso ng loto. Mami, amo na, painitin mo muna sa palat. May paborito ka bang natin combination na tinatayaan? Mayroon po. Ano? Secret na lang. baka daw makuha ng iba. Ayaw yung share, no? Oo. Ayaw yung share yung panahal yun. Kahit secret na lang. Pero ito, hindi ito secreto. Oo, ang vitamin E. Yun. At syempre, meron ka rin Geezer H Grocery. Maagang Lotte Bena, hatid ng Geezer H. Ito na masasago. Salamat. Salamat, BCR H. Okay po. At syempre, ay... Mainit na ang araw ngayon. Eto, magdiktarin sa prela ka. Yan. Payong ka, ate. So, pag dinaligtad mo yan, siksiklimlig kumaapaw, ha? Mababasayo ang swerte. Thank you, Kuya Sherwin. Ako, maraming salamat din. At syempre, maraming salamat din sa laging pagtutok sa Disaray. Tignan mo naman yung doggy na yan, no? Oo nga. Ang cute-cute. Ang doggy ng TV pag umaga, o. Pag umaga. Nandito kayo nanonood din ng TV palagi. Opo. Ako maraming salamat sa inyong patuloy na pag-subaybay sa DZRH. Kaya sa mga is marami na 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH mas malakas tuloy. Sa DZRH, Pasko Panalo. Kaya mo yan. Kerwin Batal Baro. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Congratulations kay ate at thank you so much ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, para sa kanyang Malakas. Ano ba yun? Pasko Panalo promo pala. Nasanay tayo sa Malakas, ano? Congratulations at Merry Christmas po. Kaya sa naman sa mga nanonood at nakikinig sa atin, matili po kayo nakatutok sa DZRH para po kayo ay may chance ang manalo ng 1,000 pesos grocery and of course, ang pa-vitamin E po nila kay Mayor Deo Macalma at syempre, may payong yan, lalo na po ngayon inuulan ulan tayo. Puntahan muna natin ang update sa Palasyo ng Malacañang. Bersamin sa aligasyon ni Digong na Malacañang sponsored si Trillanes. Sinabi po niya na yan daw po ay hallucination. Alamin nga natin ang detalye mula kay RHF14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister L, tinawagan ng Malacañang na hallucination ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa likod ng mga pag-atake ni dating Senator Antonio Trillanes. Sa ambush interview sa Palasyo, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mahirap pumatol sa ganitong mga pahayag na aniyay guni-guni lamang. Narito si Executive Secretary Bersamin. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Banggit ni Duterte ang kanyang hinala tungkol sa umano'y pagiging Malacañang sponsor ni Trillanes sa pag-uusap nila sa telepono ni Attorney Salvador Panelo habang nasa kalagitnaan ng TikTok video ang dating Presidential Legal Counsel. Sinabi ng dating Pangulo ang planong kasuhan ng libel si Trillanes dahil sa drug money allegations nito laban sa kanya. Samantala ngayon, Elaine, ay ginaganap sa Malacañang ang 49th Philippine National Prayer Breakfast na pinangungunahan ni Pangulong Marcos.
ang PNPB ay pagtitipon ng mga leader mula sa gobyerno, business sector at sa iba't ibang faith community para hingin ang gabay ng Panginoon para sa bansa. Dinadaluhan ito ni na Bersamin, retired Chief Justice Renato Puno na siyang spiritual advisor ng PNPB Foundation, Bishop Justice Raul Victorino, ang chairman ng PNPB at iba pang mga obispo at pastor sa Pilipinas. Isinusulong sa taunang pagtitipon na ito ang personal transformation at nagkakaisang pagkilos na nakaangkla sa mga prinsipyo ng pananampalataya at panalang. Miss Lev, may balita na ba kung ang Pangulong Marcos ay bibisita sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pipito? Inaasahan niyang Elaine na dadalaw siya para makita yung pinsala ng mga lugar na tinamaan ng Super Bagyong Pipito at siyempre para alamin yung pangangailangan ng mga biktima. Alright, salamat Miss Lev. Balik sa Elaine. Damdaming Bayan. Maraming salamat ang ating RHO14, Miss Leth Narciso mula dyan sa Malacanang. Babalikan pa po natin ang ilan pa sa ating mga balita at issue na atin pong tinatalakay dito sa programang Damdaming Bayan. Marami ang nagre-react dito sa ating social media account. Marami ang nagpapahayag ng kanilang damdaming bayan at mukhang marami po ang nakarelate doon sa politiko na nangengialam sa ayuda na ibinibigay sa kanya pong mga nasasakupan. Huwag po natin yang ugaliin. Please lang. Mamaya babasahin natin ang ilan sa mga damdamin ng ating mga kababayan at kung kayo po ay mga sumbong at kung gusto nyo pong pagtuunan natin yan ng pansin, panawagan sa ating national government, ganyan din po sa inyo pong mga lokal na leaders, pwedeng-pwede po natin yung bigyang daan dito. Basta po ang inyong impormasyon ay kahit kayo po ay may first-hand experience, better po kung kayo mismo ang naka-experience ay magsumbong po kayo dito para kahit papano po naririnig po yan ng atin pong mga opisyal ng pamahalaan. Tayo po ay magbabalik muna, magko-commercial muna at tayo po ay magbabalik. Pilipinas ang oras, it's 8:50. R-H-R-H Damdaming Bayan. Lately, I'm not who I used to be. Someone's come taking me where I don't wanna go. Eh kapag ka ganito naman po eh, maraming nagtatanong sino itong congressman daw na ito. Eh, basta po ang clue ko, dyan po ito sa Bicol Region. Eh, kung ako po ay kilala ninyo malamang sa malamang, mas madali nyo pong malalaman kung saan pong lugar ito. Ang masasabi ko lamang po, eh parang awa nyo na, huwag nyo namang pagsamantalahan yung ating mga kababayan. Nakakaawa po ano, dahil yung iba po ay dahil walang choice, eh tatahimik na lang. Eh dahil tayo po ay nandito at tayo po ay napagsumbungan. Eh Kong, Bekenemin, huwag tayong ganon. Kaya ako pa nakikinig na lang ako itong music eh, para mag-chill-chill na lang. Oo, pero katulad ng mga nabanggit ko po kanina, huwag tayong garapal. Eh, nakikita ko po dito sa comment section bago natin puntahan ng ating mga reporter, ang ating mga kasamahan sa labas. El hello kay Florante Rosales. Tinatanong niya sino daw yung congressman. Kukutusan niya lang ako. Uy, mali yun. Bawal. Pasensya na po, hindi po ganun. Bawal mang kutos, ano? So, okay na yung na-call out natin siya. Baka sakali, ano, hindi na niya ulitin. Pero sa pagkakalam ko, this is not the first time na may ganyan dyan. Eh, sa susunod po, kapag nakakuha na ng ebidensya laban po sa inyo, eh baka diretso na natin yan sa kinauukulan. Dahil dito po sa atin, sa DZRH, at ito pong programa na ito, eh tayo po ay nagbibigay ng boses at damdamin ng ating mga kababayan. Hindi lang po yan chismis dahil yan po ay confirm. At may first hand info po dahil personal experience po yan ng mga taong nagko-complaint. Kaya yan po ay legit na impormasyon at hindi lang po yan chismis.
Batiin ko lang shout out ay kay Sir June Bumagat, ang aking dating boss diyan sa Adamson University, ang aking alma mater. Ayan, hello Sir June, magandang umaga, nakatutok sa atin. Saan ka ba ngayon, sir? Ayan, good morning sa iyo. At shout out po. Hello din kay safe trip daw sa team ng misis ko papuntang Baguio. Papasok ng work. Hello kay Emily Louis James, Emily Louis James Jason. Nasa Pangasinan na raw sila as of now. Makulimlim ang panahon doon. Ayan. Thank you mula kay Mark, ang ating TV technician. Ayan, shout out at ingat kayo. Safe travels. Mag-iingat po ha, lalo na hindi maganda ang panahon. Puntahan na nga muna natin ang ating mga reporter dahil ang sisipag ng mga to, kanina pa to nag-iikot. Puntahan muna natin si RH15 Giselle Ricafort. Ang pagbabalik po ng kuryente sa mga binagyong lugar, puspusan na daw po. Aba, importante yan. Kailangan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga lugar na sinalanta po ng bagyo. RH15 Giselle Ricafort sa detalye. Giselle? Giselle, konting ano lang, konting pihit lang ano, Mayora. Medyo malabo ang yung signal. Medyo garble lang. Balikan natin Kuya Greg. Ah. Ayan, Mare, konting ikot, Mare. Ayan. Konti pa, Mare. Ang dalagang bukid mo ba ay nabili mo na? Pinihit na yung ulo. Pinihit na yung ulo. Baka pumunta mo rito, nakatalikod na yun. Wala namang dito sa Manila. Pero yun yung signal. Oo, oh, yung signal natin. Ano ba gamit natin, Kuya Greg? Smart, PLDT o Globe? Ayan, o. Sige, Mare, babalikan ka namin maya-maya, no? Dahil importante malaman nga natin yung mga prioridad na lugar, kung saan po ang kailangan ng maibalik ang kuryente. Punta natin si Edniel, Philippine Air Force, Philippine Army, puspusa na sa disaster response operations sa bagyong Pipito. RH52, Edniel Parosa. Edniel? Sister Ella, nananatiling nasa unahan ng disaster response operations ng militar na nakatutok sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Pipito. Ayon kay Colonel Bon Castillo, tagapagsalita ng Philippine Air Force, naka-standby alert na itong assets na hukbo gaya ng transport aircraft na C-130, C-295, F-27 at MC-212, maging yung kanilang utility helicopters na UE at Super UE, maging yung iba pang UH-18 at Black Hawk helicopter. Search and rescue helicopters, naka-standby alert din dito sa ilalim ng Philippine Air Force. Napatid na itong assets na hukbong panimbapawid. Ang unang ginagamit hindi lamang sa pag-rescue, kundi maging sa pag-transport ng relief goods sa mga apektadong lugar. Samantala, hindi na rin inalis ng Philippine Army ang 534 na search, rescue and retrieval teams ng major units nito sa mga apektadong lugar nitong bagyo. Sabi naman ni Colonel Louis de Maala, nagpagsalita ng hukbong Katihan, kabilang dyan ang 9th Infantry Division sa Bicol, 2nd Infantry Division sa Quezon, at 7th Infantry Division na nakasasakop sa Pampanga, maging sa ilang areas sa gitnang Luzon. Ito si Edniel Parusa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RHF52, Edniel Parosa. Balikan natin ang naudlot na report ni Giselle. Pagbabalik ng kuryente sa mga binagyong lugar, puspusa na. Giselle Ricafort, Mare. Sister L, puspusa na nga yung pagbabalik ng kuryente sa mga binagyong lugar. Ayon sa Task Force on Energy Resiliency ng Energy Department, 55 electric cooperative ang under monitoring ngayon, kung saan 19 ang may partial power interruption at 2 naman ang may total power interruption. May higit 220,000 consumers ang apektado ng power interruption sa Region 2, Region 3 at Cordillera Administrative Region. 3 planta naman ng kuryente ang nagka-outage, kabilang ang 60 megawatts Bachmann Geothermal PP Unit 1 to 3 at 57 megawatts Stewie Geothermal PP Unit 5 at 5 megawatts Bibec Biomass Power Plant. Sinabi pa ng task force na 2 refilling plant at 15 gasoline station ang hindi nag-ooperate dahil sumasalang daw ang sistema sa integrity check matapos ang kalamidad. Mahigit 22 milyong piso ang tinatayang pinsala ng mga bagyo sa limang electric o
sa 5 electric cooperative pa lamang, partikular na sa Drocelco 2, Caelco, Aurelco, Beneco at Quirelco. Ito si Giselle Rico Ford para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. RH15 Giselle Rica Ford. Bakit ako nasasabaw? Ayan, mahigit sa kalahating milyon po ano ang in-evacuate o na-evacuate po ng Philippine Coast Guard dahil po sa bagyong Pipito. Habang marami-rami rin po ang mga stranded na mga pasahero at mga sasakyang pandagat. Alamin natin kung ito pong mga na-stranded na itong sasakyang pandagat maya-maya ano, sana makausap natin ang Philippine Coast Guard dahil itong mga stranded na pasahero ay saan ba ito? Saan-saan sila? Of course, sigurado tayo sa area ng Bicol, maraming na-stranded dyan. Pero alamin natin kung saan specific, kung saan mga pantalan nito na-stranded at ilan ba ang total stranded passengers natin. Gayon din ang mga sasakyang pandagat na stranded na dahil po dito sa bagyong Pipito. Mamaya, kapanayin natin ang Philippine Coast Guard, alamin natin kung saan-saan at ilan ba at sila ba as of now ay nakabiyahe na ba para makauwi o makapunta sa kanilang mga destinasyon. Ay, si Sir Jun daw ay nasa bahay, walang pasok. Ay, oo nga, no, tama, wala nga palang pasok ngayon dahil sa bagyong Pipito. Samantala, oh, shout out kay Attorney. Binabati ito nila kay kabrad niya ito. Si Attorney Pilaes. Ayan, Attorney Pilaes. Magandang umaga po, Attorney. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At hello kay Victor De Leon Lima. Ayan, hello Sir Vic. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya, sisay. Pag sinabi mong sisay, sino? Ano? Sino daw yung kongresista? Kayang-kaya mo na yan, Sir Vic. Ayan, sa mga nagtatanong sa atin, basta po may clue na po ako sa inyo. Ano? Diyan lang po yan sa Bicol. Hindi naman po nalalayo. Ako po ay Bicolana. Kaya sigurado yung mga kababayan natin na mga nagsusumbong sa atin. For sure po, ano, asahan nyo na po, lalo na yung mga medyo may pagkayapal na politiko dyan, kapag ka may nagsumbong dito sa atin at na-verified naman natin yung impormasyon na totoo, asahan nyo na po, mayroon pong nakabantay na matas sa inyo. Kaya sana, pero sana po, ano, hindi lang po porket nababantayan kayo ay gagawa kayo ng matino. Dapat po kahit walang nakatingin ay gumagawa po tayo ng mabuti at hindi po tayo nagsasamantala. Sabi dito, marami ang nagko-comment dito. Wait lang, basahin ko nga. Sister L, anong region, anong probinsya at anong bayan ang congressman na iyan? Region 5 po, ano? Region 5. Ayan, sabi dito ni AI Walker, kaya nga congressman, laging may tongganin. Kayo talaga, no? Mukhang na-high blood din yung ilan sa ating mga kababayan dito na nanonood sa atin na sila ay relate na relate dahil mukhang sila ay mayroong nararanasan na mga ganito, ano? Sabi dito... Okay. Aba, hindi maganda yung ganyang pananalita. Pero sige, hayaan na natin. Damdamin niya yan eh. Pero dito sa ating YouTube channel, sabi dito may mga nagre-react din pala tungkol dun sa ating interview. Mukhang mayroong mga ano, mukhang nagre-react sila dun sa ating kapanayam na trackers. Ayun na, sabi dito ni Nazario Torio. Naalala niyo bukang bibig ng farmer farm to market road po ito. Ano 'yun, local project lang pang paano ang national road? Asa na 'yun kung local? Paano kung kurakot ang may hawak ng pondo? Ayun ang kanyang katanungan. Oh. Marami po ang ano, marami po aba. Si NBA scorebook, sabi niya, proud Adamsonian here, Ma'am Elaine, BS Architecture po, CS Building. Aba, kompleto ah. Oh. Shout out sa mga schoolmate ko, mga Adamsonian, Adamson University. Ayan. Hello po sa inyo. Mukhang meron pong mga nakakakilala doon sa kongresista na aking nabanggitan, no? At mukha pong dahil po sa nahulaan po nung ilan sa ating mga kababayan, itong kongresista na ito, sigurado ako talaga na itong impormasyon na ito ay totoo dahil hindi nyo mahuhulaan to kung hindi yan totoo. For sure, alam na alam nyo yan, lalo na kung kayo po ay naka-experience din ng kanyang ginawa. Ano? Nako, kong, sabi ko sa'yo. Ayan.
Mamaya, puntahan natin ang ilan pa sa damdamin ng ating mga kababayan. Samantala, puntahan muna natin si RH25 Grace Ansano. Ang Aurora po, ano? Ang Aurora ay hinagupit ng Bagyong Pepito. At kung maalala nyo po si Miss Grace, nung nakaraan, nandyan po siya sa May Cagayan na binayo naman po ng Bagyong Ophel. So, alamin nga natin, kumustahin nga natin ang area ng Central Luzon. Kumusta na dyan sa area mo, RH25 Grace Ansano? Miss Grace, Miss Elaine, simula nga alauna e medya pasado nang mawalan na ng kuryente ang buong Aurora at ito rin yung oras kung saan nawalan na ng signal ng communication. Katunayan, nag-standby pa ako pero biglang bagsak na nga ng kuryente kaya di na nakapasok yung mga report ko. Daang pamilya pa rin ang mga nasa evacuation center at ongoing ang clearing operation. Maladeluvyo ang naranasan ng mga taga-Aurora sa bayan ng Dicolao, Dinalungan, maging ang Aurora Baler at San Luis maging sa bayan ng Dingalan. Kasalukuyan ngayon, ang pagsasawa ng clearing operation magkakatuwa ngayon ang DPWH, PNP, Philippine Army, Bureau of Fire at ilang pang mga quick response mula sa PDRMO. At alos walang tulog ang ating at itong mga si governor mismo ang nagmamand doon sa kanilang operation center. Bagamat na-trap na tayo sa bayan na ng Dipakulaw dahil tumambad na ang napakaraming mga puno na uprooted sa mga lansang maging ang mga poste ng kuryente na nagsumbay to sa mga kalsada. Maraming mga bubong ng bahay ang tuklap at nagliparan. Hindi nakaligtas ang mga matisibay ng mga bahay dahil sa kagupit nitong bagyong Pepito. Sa ngayon, ayon nga sa PDRMO, kanina lang ay patuloy tayo nakipag-ugnayan ang nakapag para makukuha ng mga communication at report ating mga mula sa municipal disaster risk reduction and management ay ang kaulanan ng signal. Imagine mula. Oo, Miss Grace, mukhang ang nagkakaproblema yung signal mo ngayon, putol-putol. Miss Grace? Ayan, mukhang ninabanggit ni Miss Grace yung signal. Eh, wala nga talaga, no? Kahit sa kanyang area ay medyo nagpuputol-putol. Matindi ang hagupit ng Bagyong Pepito dito sa area ng Aurora. At binabanggit nga ni Miss Grace ay nawala na sila ng kuryente kanina. At mukhang ang signal po until now ay hindi pa stable. So mamaya, ano, balikan natin si Miss Grace. Miss Grace, ngayon ba ay may bahang mga area dyan sa lugar mo? May mga ilang baha. Ang maswerte lang, halos pasado alas 11 ng gabi nang tumigil na ang pag-ulan. Kaya yung mga baha na kumbaga inaasahan namin hindi masyadong nakaapekto. But definitely yung mga low-lying areas like do sa May Kabitukulan, sa Maria Aurora na siyang doon naiipon kasi yung tubig na nanggagaling sa bayan ng Baler, bayan ng San Luis. So far hindi naman ganoon katindi epekto. Ang matindi talaga yung hangin na humagupit dito nga sa bahaging ito, napakalakas. Kitang-kita ng mga matukuha-hapon ang nagliliparang mga yero na mistulang coupon pan. Parang papel na nililipad. Ganong katindi. Para lang silang mga papel na nililipad ng hangin ng oras ng kasagsagan ng matinding hagupit ng bagyong eto nga si Pepito. Ngayon pinaghihintay ng report si Governor Reynante Tolentino mula sa walong bayan para nga yung declaration ng under the state of calamity para sa lalawigan ng Aurora. Mahalaga ito dahil sa dami ng mga dapat tulungan at isaayos sa naging pinsala na dinulot itong bagyong si Pepito. Isa sa nakita rito talagang nakapagpahirap para makarating ang situation sa atin. Imagine 1:30 ngayon lang. Mga ilang minuto pa lang nang pumasok ang signal ng communication pero back down, kumbaga on and off, nagpa-fluctuate ang signal pa rin. Kaya napakahirap namin na maghintay. Kanahapon, nung nandun pa lang ako sa PDRMO at kausap si Governor Reynante Tolentino, may dalawang mangingisa
sa barangay, di ba kung sa bahay ng kasiguran, mm-hmm. yung sinasabi. So for ngayon ay patuloy na inaalam yung kung ano na ang estado ng dalawang fishermen, mm-hmm. kasi bago maglandfall itong mm-hmm. Pepito ay pumalaot pa pala ang mga ito. Mm-hmm. So may posibilidad na ilan, sila. Ms. Grace, ilan itong mga mangingisda na nawawala? Dalawa silang mangingisda. Mm-hmm. So hanggang sa mga oras na ito, Elaine ay mm-hmm. Naghihintay ng report ang PDRMO dahil nga sa hirap ng communication doon nagkakaroon ng problema kami. Mm-hmm. At isa ito sigurado iimbitahan ang mga telcos dito kasi meron kaming Smart, ang Globe, ang Ditos ay siguradong iimbitahan yan sa sangguniang panglalawigan. Sabi nga ni Governor Renante Tolentino, yun yung kanilang mga plano. Para nang sa ganun, sa mga susunod, huwag naman nang mangyari yung patinding hagupit ng bagyo, ready at mapaghandaan. Kumbaga may backup din. Para nang sa ganun, hindi napaparalisa yung pagbuha ng mga communication sa bawat komunidad. Dahil mahalaga yon nakita ngayon. Alam mo, Elaine, isa sa nakita ko pa rin talaga sa ngayon, yung handheld radio, yung dati, yung basic natin na ginagawa. Mm-hmm. Wala yung, na yun kasi ngayon. Mm-hmm. Yung go, mm-hmm. go ahead. Yung parang diba? Walkie-talkie ba yun? Yung, yes, oh, yes. Yung may ano. UHF ba ang tawag doon? UHF, ICOM, yung mga ganon. Mm-hmm. Wala na kasi ngayon, halos gumagamit ng ganon. Mm-hmm. So, tingin ko, mahalagang ito ay muling ating i-activate para mm-hmm. ng sagonong, lalo na yung mga nasa mga malalayong lugar mm-hmm. na kaya na kailangan yung mga nasa ng mga barangay. Mahalaga yon. Nakita ko yon ngayon sa situation na nangyari dito sa lalawigan ng Aurora, LA. Mm-hmm. Alright. So, mm-hmm. sa ngayon, medyo hindi naman na umuulan. Manakanak ang ambon na lang. Pero, patuloy pa rin tayo magmo-monitor at hihintayin yung mga report mula sa mga iba't ibang mga bayan kung ano ang nangyari sa kanila. So, yan muna, Elaine, yung ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Santano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming bayan. Maraming salamat, RH25, Grace Santano. Magbabalik po tayo, Pilipinas, ang oras, 13 minuto, makalipas ang alas 9. This time check is brought to you by... Love on Christmas Day, pero sana tayo po ay nagbibigay kahit hindi Christmas. At sana tayo po ay fair, patas sa ating kapwa, dahil yan po ay mayroong karma. Marami pa rin ang nagre-react sa ating bubuit ngayong araw at mamaya ay pupuntahan natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Pero ngayon ay puntahan muna natin ang update mula dyan sa Senado. Usapang budget. Budget para sa disaster response sa 2025. Aba, importante po yan, lalo na po kapag tayo po ay dinadaanan ng mga kalamidad. Tiniyak naman daw po yan. Alamin natin ang update mula sa Senado ni RH28, Raymond Dadpas. Lakay Raymond. Elaine, tinitiyak o ngayon pa lamang ay pinatitiyak na ang budget para sa disaster response sa taong 2025. Ito ang binigyang katiyaka ni Senator Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance habang nasa kalagitnaan ng plenary deliberation sa 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon kay Poe, 21 billion pesos ang inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa 2025. Ito ay mas mataas ng 500 million pesos na budget kumpara ngayong taon. Layunin nito ng mas mabilis na pagtulong sa mga komunidad na masalanta ng bagyo at iba pang uri ng mga kalamidad. Naniniwala ang senador na kung may sapat na resources ang isang komunidad, ay agad silang makakilos upang makapagsalba ng mas maraming buhay at ari-arian. Dahil ang immediate relief and calamity fund
ay magagamit din para sa repair at rehabilitation ng mga apektadong mga lugar. Dahil sa ngayon, nasa kalagitnaan pa lang ng buwan ng Nobyembre, ngunit halos paubos na yung calamity fund ng pamahalaan dahil sa mga sunod-sunod na mga bagyo na dumaan sa ating bansa. Mula dito sa Senado na mamaya ay magpapatuloy yung plenary deliberation sa 2025 National Budget. Una sa nasa listahan dito ay ang Department of Environment and Natural Resources. Ito si RH 28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat talaga kay Raymond at Paas mula dyan sa Senado. Nako, ayan, nauubos na, no? Halos maubos na yung budget dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Tapos may mga nangungurakot pa. Pero ang kamera naman, Tabang, Bicol, Tindog, Oragon Relief Caravan, inilunsad po yan ng kamera. Yung Tabang po is tulong at yung Tindog is tayo. Tayo, Oragon. Pagka Oragon, sinabi matapang. Ganon na. Alamin natin ang detalya mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Magandang umaga, Sister L. 24 na mga truck na puno ng relief goods ang aalis ngayong tanghali mula naman sa kamera. Luna naman ito ang mga ipapamahagi na relief goods para sa mahigit 150,000 beneficiaries sa Bicol Region na sinalanta ng magkakasunod na bagyo at ang pinakahuli nga ay ang Super Typhoon Pepito. Kasama sa mga donasyon na ipapadala ay sako-sako mga bigas, mga produktong dalata mula sa iba't ibang grupo gaya ng Tingog Partilis, Philreca, National Irrigation Administration at mula sa pribadong sektor. Ang House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada, ang relief drive na pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ay naglalayong suportahan ang mga nasalantang komunidad sa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay para agad na makabangon mula sa hagupit ng bagyong Christine, Karina at Pepito. Sabi ni Gabunada, ang pagtulong ay nahati sa tatlong activities: pamamahagi ng financial assistance, pagsasagawa ng mini bagong Pilipinas Service Fair at ang distribusyon ng mga relief goods. Ang simultaneous relief operation sa isasagawa sa iba't ibang mga lugar kasama ang Jesse Robredo Coliseum sa Naga City, Kapuerte Sports Complex sa Pili at BUPC Gymnasium sa Pulanggi, kung saan 10,000 ang beneficyaryo sa bawat lokasyon. Ako si Milky Rigunan. Manang Milky. Yes, Sister L. Yung itong relief na ipapadalahan ng kamera ay personal na i-distribute na ito ng mga staff. Sa LGU ito? Ibibigay, ito turnover. Ito turnover ito, Sister L, sa LGU at the same time ay sa DSWD pagdating naman sa financial assistance. Ito ay nakaparada ngayon dito sa kamera, Sister L. 24 na naglalakihan mga truck ang nakikita mo ngayon. Oo, ito ang dami nga, Manang Milks. Oo. Ang hahaba na mga yan. At ito ay aalis ng tanghali ayon kay Deputy Sec-Gen Ponyong Gabunada. Aalis ang maito para pumunta nga sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga nakalipat na bagyo natin. Ang pinakuli ay itong si Pepito. Ano mo, Sister L, malawak din ang nasalanta ng bagyong Pepito sa iba pang mga lugar. Ang sabi nga ng kamera, baka mag-extend din sila ng tulong. Hindi lamang sa area ng Bicol, kundi maging sa Quezon na malubhang nasalanta rin ng Super Typhoon Pepito. Nako, tama man ang Milky, ano? Dahil sa Cagayan, marami din ang nasalanta dyan dito sa May Aurora. Oo nga pala, Cagayan. Oo, Manang Milks. Pero Manang Milks, ano, sa ako kasi parang nagkakaroon na ako ng ano, yung nawalan, bigla ako nagkaroon ng trust issue. Kasi yung mga ganito, di ba, yung pinapamigay, katulad nito, ang kamera, napakarami nito, ito 24 trucks. Sana ito ay mapunta ng... Halos wala na maparadahan sa dami kasi ng mga truck. Ang haba na talagang nakaparada ngayon sa may... Ito yung kalsada in front of the Batasan Pambansa. Naiintindihan ko yung concern mo, no? Kasi kahit na ganyang kadami, baka hindi makaabot doon sa mga beneficiaryo. Ayun, Manang Milks, ang sinasabi natin. O baka makaabot, kinurutan pa. Totoo yan, di ba? Kasi yung sinasabi natin ay experience at yung problema sa mga nakalipas na bagyo na hindi lamang tulong ha mula sa national government, LGU, kundi mga ano yung mga foreign donations, di ba, pumaha noon. Pero ang problema, hindi nakarating sa mga kinaukulan. So ito rin ang gagawin ng kamera, tiyakin na ito ay makakarating sa mga mabibigyan ng tulong at mga beneficyaryo sa mga nagdaang bagyo, kabilang na yung mga kababayan mo sa area ng Bicol. Thank you, Manang Milks.
Magandang umaga, Sister L. Ako si Mildred Guna, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH12, Manang Milky Rigunan mula dyan sa Kamara. Napakalaking tulong ito, ano, na ibibigay ng ating mga kongresista. Sila ay nagsama-sama ng tulong-tulong para makapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region. At sabi nga ni Manang Milky, eh baka sila ay mag-extend din ng tulong dun pa po sa ibang mga lugar na nasa lanta po ng bagyong Pipito, bagyong Ophel at bagyong Christine. Ilang bagyo po itong sunod-sunod na sumalanta at dumaan dito sa ating bansa. Samantala, puntahan muna natin ang alkalde ng Verac, Catanduanes, isa po sa mga probinsya na talaga naman pong nakaranas ng hagupit nitong bagyong Pipito, si Mayor Samuel Lanes. Magandang umaga po, Mayor Lanes. Welcome po sa programang Damdaming Bayan dito po sa DZRH. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nandito sa ating probinsya at ating sa buong alam mo na, sa buong Pilipinas. Kung ano man ang nangyari dito, pinaparating din natin yung tumutulong at tutulong pa. And of course, tinamaan tayo ng bagyo. Medyo nasentro yung northern part ng Catanduan. Although naramdaman din natin, may mga nasira din ng mga bahay dito sa Virac. And then southern part ng Catanduan. And presently, nandito po si Secretary Gatchaljan, kahanap namin na nag-meeting with the governor. And ito, may dala na siya. D-130, may dala ng mga relief. Opo. Now, in particular, ma'am, gusto ko rin may parating sa mga taga rito na nandiyan sa Maynila o sa ibang bansa na so far wala naman tayong casualties, ano? After this moment, and of course that is one of the best characteristic ng mga tao dito sa Catanduan. And gusto rin natin iparating sa mga namumuno na we are doing our ginagawa natin yung pre-disaster resiliency program, yung mga ginagawa natin na kadalasan na nasa kultura na ng mga tao dito. Kaya most of the time, pag tinatamaan kami ng bagyo, wala tayong casualties, wala tayong namamatay. Opo. The only problem is hindi tayo napapahiyag sa dyaryo. Kasi normally, sa media, nakikita lang ang lugar kung maraming patay. Opo. Di ba? Nakikita nyo, nasentro na naman kami. Noong nasentro din kami. Pero wala naman tayong casualties. Kaya nga, sabi ko, kung may parating natin to sa presidente, bigyan nyo naman ang premyo ang Catanduanes. We are doing the best practices in terms of pre-disaster and post-disaster. Lahat na programa ng gobyerno sinusunod natin at naging kultura na ng tao na marunong na sila. When we call na mag-evacuate na, nag-evacuate na sila. Kaya lang, sabi ko nga, pag nagbibigay tayo ng relief, hindi naman pwede yung nasiraan lang. Kasi lahat naman walang trabaho ngayon. Opo. Naka-standby lahat. So, ibig sabihin, sana kung magbibigay tayo, we have to give. Kasi wala, naka-stand still. Naglilinis tayo, walang kuryente, walang tubig. So what we are doing now is to facilitate na yung mga utilities natin mag-function kaagad. Now, syempre, not necessarily na porque hindi nasira yung bahay, hindi rin naabala yung tao. Inamit din natin na evacuation center yung mga bahay nila. Because sa ganito, yung malalakas na yung matitibay na bahay, doon nag-evacuate ang mga tao natin. Opo. Okay, so sana hindi lang na porque nasiraan ng bahay, doon lang tayo magbibigay. Siyempre, partially, or kahit kunti lang, dapat tulungan din natin kasi naabala rin yung hanap buhay nila sa ganito. Opo. Mayor, nabanggit nyo nga po kanina, ano, ang actually po nag-trending po nitong habang nananalasa po ang bagyong Pipito dyan po sa probinsya po ng Catanduanes, ano, nag-trending po yung mga po sa social media na sana daw po ay mapagtuunan naman ng pansin ang Catanduanes dahil masyadong resilient ang mga kababayan natin dyan. Kumbaga, sanay na po, kaya po nabanggit nyo nga walang casualty. So handang handa lagi. Kaya sana bigyan din ng pansin in terms of rehabilitation. Kasi normally, pag walang patay, hindi naman nagbibigay masyado ng alam mo na, siyempre ang gobyerno konti lang pala, wala naman patay. Nawawala tayo sa mapa, pero sabi ko nga, lahat na ito, nasa kultura na ng mga tao na turuan na natin. Way, way back pa, kung decades ago, naturuan na tayo ng ganito ang dapat ng ginagawa every time may parating na bagyo, whether it is
mahinang bagyo, medium na bagyo, or kaya super typhoon, wala naman problema sa amin. Lumalaban tayo, tinatrabaho natin. But the point is, sana in terms of rehabilitation, dapat ilagay naman sa mapa. Kailangan din namin na matulungan yung mga eskwelahan. Ang daming sira. May mga kalye na sira. So we hope na mabigyan din ng tuon. Although nandito nga, Secretary Gatchalian is here and we are grateful to the President na nagpadala sa agad siya ng tulong dito. Okay. But we hope in a totality, hindi lang yung pagkain, although sabihin natin yung pagkain na ibibigay natin kasi medyo matagal to, rehabilitation. Maantala yung mga hanap buhay, yung mga abaca farmers natin, yung mangingisda, wala silang hanap buhay ngayon. So we hope na we need more na patulungan naman tayo. Mayor, opo. Mayor, yung kumusta po itong Verac po, ano? Ilan po ang ang residente po ng Verac, gaano po karami ang nakatira diyan? At as of now po, total of ilang residente po ang totally affected po ng bagyo? Yung totally po kahit yung mga bahay po nila ay naapektuhan. Hindi, partially lang siguro ko around siguro ko mga nasiraan sa atin dito, around 20 to 30% lang naman ang may nasira, no? Sa mga light materials. Pero ibig ko sabihin, stand still tayo ngayon. Kasi wala namang trabaho ngayon eh. Walang pasok. Paano ka mahihisda? Malakas yung dagat. Paano ka pupunta sa bundok at mag-aabaka ka? Sira din yung mga abaka natin. Totoo. Opo. So at this point, we need na i-sustain man lang na medyo yung relief na ibibigay sa atin should not be limited na nabigyan na natin. Pero alam mo, yung susunod na araw, susunod na linggo, paano ba yun? Opo. So tama. We hope na sana we need a more comprehensive approach sa mga ganito, not only sa infrastructure but also siyempre yung pagbuhay-buhay ng tao na meron silang pagkain at least makasusay para makatayo. Opo, yun tama. Naman ang ano ka. So sa ganon, halimbawa disrupted tayo, walang biyahe ang barko dahil malakas pa yung dagat, paano darating yung mga produkto. Na binibenta o yung kinukuha na. So we are relying more sa national government na mabigyan din ng pansin na ganito na we are doing the best in terms of programa ng ating gobyerno at ating pag-execute ng mga disaster program. And yun lang naman, hindi naman natin pinagyayabang yan, but kung makikita nyo, in history, bibihira ang nangyaring may namamatay dito sa Katanduan. Even if we are bullseye kami sa Bagyo, yan naman kami. Diba, unang sumapol ngayon, pero wala naman kayo narinig na casualty. Sa Panganiban po, Panganiban. Yes. Diba, Panganiban, Karamuran, Pandan, and Viga, yun ang tinamaan, and Higmoto. Yan ang area, halos kalahati ng Katanduan. Pero inabot kami kasi malaki yung ring ng bagyo. Okay. Right. So sana maiparating din namin na maiparating natin sa mahal na Pangulo na sana magkaroon tayo ng magandang not necessary na yung mabigyan lang natin ng relief, but paano makatayo yung tao afterward? Kasi ito, pag nagbigay tayo ng relief, medyo band-aid solution kasi itong ganito, Mayor. Yes. Ilang araw to. So sana medyo masustain lang natin para makatayo lang yung tao. Maybe a week or two, enough na makatayo na rin ang tao. Pero Mayor, gusto po namin kayong i-commend at nasaludo po kami sa inyo dahil ang galing po ano, bilang lagi pong handa kayo dyan at wala pong casualty. Napakalaking bagay po nun. Pasalamat tayo sa Diyos na wala pong casualty. Pero katulad nga po ng sinabi ninyo, kailangan pong magkaroon na ng rehabilitation, lalo na po sa mga kabahayan po dyan na nasisira po tuwing mayroong kalamidad. Yes. Maraming salamat po, Mayor. Mabuhay po kayo. Thank you very much po. Okay. Maraming salamat ang alkalde po ng Verac diyan po sa probinsya ng Catanduanes, si Mayor Samuel Lanes. Ayan, good news naman po yan, walang casualty, pero ang hinihingi po ni Mayor ano, na sana ay maging parte ng rehabilitation din yung kanilang lugar. For sure, hindi lang diyan sa area ng Verac, kundi maging sa ibang lugar rin po na parte po ng Catanduanes. Kung matatandaan nyo po, alam ko lahat tayo active sa social media. Marami po ang nagko-comment, marami po ang nagpo-post, maraming actually nag-trending po ito na sana naman daw po yung Catanduanes ay mapagtuunan ng pansin ano? At makita daw po na hindi porket, katulad nga na nabanggit ni Mayor, sila po doon ay sanay na sa bagyo rin at bilang sanay na nga po na paghahandaan na nila, kumbaga kayang-kaya po nila kayang-kaya nilang harapin yung mga kalamidad, pero kahit nga gano'n man po kakaya ano, kailangan pa rin talaga ng tulong dahil hindi naman po
kakayanin ng sila-sila lang. So, kailangan po ng rehabilitation at para po mapagtuunan din ng pansin yung mga dapat pong gawin dun sa kanilang lugar. Nang sa ganun po ay kung sila po ay resilient na ngayon, eh sila po ay mas maging resilient pa at darating ang panahon na kayang-kaya na po nila, no? At wala nang mapipirwisyong mga bahay, wala nang masisirang mga bahay. Bagamat sa ngayon ay patuloy po sila sa pagbangon, nangihingi pa rin po sila ng tulong sa national government. At for sure naman, ang palasyo ng Malacanang ay nakamonitor, nakikinig yan sa atin ngayon. Yung mga ganitong concern ng ating mga lokal na pamahalaan ay nakararating yan sa kanila. At nandun din naman ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Mayor, ibulong muna din kay Secretary Rex na ibulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang inyo pong concern. Tayo po ay magbe-break muna. Pilipinas, ang oras 9:36. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Meds. Daming bayan. May nagtatanong dito sa atin, masyado bang malayo ang Katanduanes sa Albay? Hindi ba kayang idugtong ng tulay kagaya ng Sorsogon at Samar? Tawid dagat po ang Katanduanes, ano, medyo malayo po ito at hindi ko lang po sure, hindi naman po ako arkitekto o isang inhenyero para masagot ko, pero siguro po kung kaya eh pwedeng magawa, pero I'm not sure po ano. Hello naman kay marami ang bakit naman congressman ang tawag niyo sa kanya. Ayan, sabi dito ni Nazario Toro, talong-talo tayo ng Thailand in terms of national road. Ang luwag ng kanilang kalsada papunta sa malalayong probinsya except Bangkok like Manila, sa tindi ng traffic din. Toll gate nila, mura ang singil. Samantala, sabi dito, kawawa talaga ang mga nabagyo. Saan na si... may hinahanap na opisyal. Kailangan siya sa Bicol, 'di ba? Nagpunta siya diyan sa Bicol. Ayan. Hello naman kay sabi dito ni Vigilante. Tuwang-tuwa siguro yung congressman na 'yan. Pag may bagyo, lalo tatama sa Bicol, the more typhoon, the more chances of corruption. Nakakaloka naman. Masyado naman to siya, no? Vigilante. Nare-real talk mo naman masyado. Pero baka hindi naman, ano? Syempre, wala naman naghahangad sa atin ng magkaroon ng masamang mangyari, ano? At nakakaawa yung ating mga kababayan, ano? At hindi pa naman po tuluyan nakakalabas. Actually, nasa West Philippine Sea na. Pero nararamdaman pa rin yung epekto dahil yung katawan po ng bagyo ay hindi pa po tuluyang nakakalabas. Labas, nabanggit po kanina yan ang pag-asa. Aha, sabi dito, shout out kay Brenda Bello, nanonood sa atin ngayon. Good morning, nandyan sa Mandaluyong naman. Hello kay Cesar Boy Petrache, magandang umaga. And hello kay Juanito Bautista. Aha, aba. Magbibigay siya ng clue. Sabi ni hello din kay Rico Martinez at hello kay Louie Panlililio. Ayan, magandang umaga sa iyo. At kay sabi ni Parker Lensley, kung may mga ebidensya sa gahaman na congressman na iyan, dapat makasuhan. Dapat nga po nakakasuhan yung mga ganito, ano. Yan naman po ay katulad ng nabanggit ko kanina, hindi lang naman po isang tao, ano, ang naka-experience niya. At yan po ay totoong nangyari. Yung atin lang po mga kababayan ay sinasabi nila, ayaw na nga po sana nila. Kaso, ang masaklap nga po ay naaabuso. Diba? Yung sana po ay karapatan at nakukuha, na ibibigay. Actually, sabi nga po, diba, walang manluloko kung walang magpapaloko. Pero hindi naman po lahat gustong magpaloko. Pero ito po, kung ang ating pong mga mata ay bukas sa mga ganitong nangyayari, wag po sana tayong magbulag-bulagan. Kung tayo po ay may nakikitang mali, tama po itong ginawa ng ating mga kababayan na nagsumbong dito sa atin. Kung kayo po ay may nakikitang mali, punahin ninyo. Dahil dapat po ang mga ganyan ay pinupuna para po alam nila na mali yung kanilang ginagawa. Baka po kasi akala nila, porket walang nagre-react, ay okay lang. Hindi po ganun yun. Samantala, 16 katao namatay dahil sa dengue sa Quezon City. District health officers at mga barangay official na nagpulong na po dahil sa tumataas na kaso. Totoo kayo dyan, ano? Marami ang kaso ng dengue ngayon ayon sa Department of Health. At kailangan magdobli ingat po tayo. Alamin nga natin itong detalye ng report
support mula dyan sa lungsod ng Quezon, mula kay Arch5 Val Gonzalez. Val. Sister Ella, halos umabot na sa 6,000 o kabuang 5,835 ang bilang ng tinatamaan ng natamamatay na dengue sa Quezon City dahil sa kagat ng lamok na nagtataglay ng virus. Ito ang report ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division o CST nitong unang linggo pa lamang ng Nobyembre. Sa bilang na ito, tumaas pa ang bilang ng mga namamatay na umabot na sa 16 na katao. Dahil sa pagtaas na ito, kaya tagpulong na mga district health officers, medical officers, disease surveillance officers, mga kinatawan ng barangay council at district action officers ng lungsod, kasama ang mga division head ng Quezon City Health Department upang talakayan ng kasalukuyang sitwasyon at kung paano mapigilan ang pagdagdag pa ng tinatamaan ng nabanggit na sakit. Ayon dito kay Dr. Christine Obmerga, head ng QCHD o Quezon City Health Department Environmental Sanitation Division, malaking bagay na nakakaapekto sa pagdami ng dengue mosquito ang pagdami rin ng mga basura sa paligid. Inihikayat niyang mga barangay na magtulong-tulong sa pagsasagawa ng clean up drive at search and destroy activities sa bawat komunidad. Sabi naman itong si Dr. Rolando Cruz, ang head ng QCHD Epidemiology and Surveillance Division, magpapatupad ang lungsod ng malawakang kampanya kontra dengue, kabilang na ang pagsasagawa ng 4S. Ito, Sister L, ang isa sa subok na paraan para masugpong salot na lamok na nagtataglay ng dengue, ang 4S. Para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, baka nakakalimutan na ninyo, noong panahon pa nitong si dating Health Secretary Juan Clavier, si Idol, Idol Secretary Juan Clavier, ang 4S, ito yung nangangalugan na 4 S. Ang unang S, suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Yung ikalawang S, sumuporta sa fogging spraying kapag may bantana ng outbreak. At yung isa pang S, sarili protektahan laban sa lamok. At ang panghuling S dun sa mga taga Quezon City, abay sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Alam mo, Sister L, napapanahon itong information dissemination para ipaalam sa publiko yung pagtuksa dito sa salot na lamok na nagtataglay ng dengue virus dahil baha-baha kung saan mang iba't ibang mga lugar at ang mga baha na yan ay maaring pangitluban ng mga lamok na nagtataglay ng dengue virus na kapag nakakagat ng tao, walang pinipili, bata o matanda, ay maaring mamatay kapag hindi naagapan. Wala rito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzalez. Coming. Oy, shoutout ko lang ang nanggugulo sa akin, ang si Nicole Bully Lopez. Ayan, magandang umaga sa'yo, Bully. Na nandyan ngayon sa... Nambubully ka pa, akala mo. Good morning kay Director Nicole Lopez. Ayan, magandang umaga sa'yo. Magtrabaho ka nga dyan, hindi yung nanggugulo ka rito. Mayroon daw kasi siyang nakikita kanina. Sabi niya, wala ako nyan. Sabi niya, oo. Mayroon siyang pinupuna sa akin. Huwag kang mag-alala, mayroon ka nito. Samantala, mayroon muna tayong public service dito, ano? Panawagan po. Hello po sa lahat, ano? Isa pong guro sa Ateneo ang namaalam po ngayong umaga at ang kanya pong baby ay nabagong panganak lang po, ano? Bagong kakapanganak lang po niya at yung kanya pong baby ay naiwan niya dahil siya po ay pumanaw sa makabilang buhay. Ang pamilya po nito ay nananawagan po, ano, ng breast milk. Asa po, as soon as possible, kailangan po ng breast milk ng baby. At iniimbitahan po ang lahat, ano, nanghihingi po tayo ng tulong na mag-donate po kayo ng breast milk. At ito po ay wait lang ha, kailangan ko lang palang i-decipher. Ayan. Okay, kailangan daw po yung gatas na inyo pong i-donate ay frozen, nasa cooler at may labeled po ito, naka-labeled po ng petsa, oras, at yan po ay dalhin nyo po dyan sa UST NICU sa Newborn Services, 4th floor, St. John Paul
2 building ng UST Hospital. So dyan nyo po dadalhin direkta kung kayo po ay magdo-donate ng breast milk po, ano, kailangan po naka-cooler, naka-frozen, at may label po ito ng date at time. Ang name po ng baby ay si Baby Boy Baroque. Ayan, si Baby Boy Baroque po ay nangangailangan po siya ng breast milk. Kailangan po frozen, naka-cooler, naka-label din po yung date and time. Pakidala po dyan sa UST NICU Newborn Services, ika-apat na palapag, St. John Paul 2 building ng UST Hospital. Ayan po, sa mga gusto pong tumulong, kailangan po ni baby ng pagkain, breast milk po ito ha. Please po, kung kayo po ay meron naman, lalo na dun sa mga mommy natin, breastfeeding mommies, pabigyan natin ng milk si baby boy, dahil kailangan baby boy Baroque, ayan, dyan po sa UST Hospital. Nabanggit ko na po kanina, 4th floor po, St. John Paul 2 building ng UST Hospital Newborn Services. Ayan, mag-donate po kayo, at malaking bagay po ito. Ang kanya pong mami ay namaalam kaninang umaga lamang po. At sa mga may mabubuting puso na mga mami, ayan, nanawagan po ako sa inyo, magbigay po tayo ng breast milk kay baby boy Baroque. Coming. Magbabalik tayo, kailangan pa natin pala ng mga... Si Kuya Hit, sabi sa akin, may break pa. Akala ko wala sila, kay kala ko konti lang commercial namin. Marami pa rin pala. Baka wala akong bonus nito. Sige nga, magbe-break muna tayo. Pilipinas, ang oras, 9:53. Limang minuto na lamang po at tayo ay magpapaalam na dito sa ating programang Damdaming Bayan minus Lakay Mayor Deo Macalma. Nakakasama niyo pa rin po sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Puntahan nga muna natin ang update mula sa Malacanang. Balikan natin ang ating reporter doon. Pangulong Bongbong Marcos, pinasalamatan ang local government units at mga tao sa pagiging alerto sa Bagyong Pepito. Detali balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Ilay na lungkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naiwasang magkaroon ng casualty sa pagtama ng superbagyong Pepito. Sa kanyang pahayag matapos ang National Prayer Breakfast sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na kahit isa lang ang namatay ay nakalulungkot pa rin ito. Binanggit ni Pangulong Marcos na magdamag nilang binantayan ang galaw ng bagyo at sitwasyon sa mga lugar na dinaanan nito. Nagpasalamat ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na walang pagod na nagtrabaho, lalo't pang ilang bagyo na anya itong dumaan sa kanila. Gayun din ang pakikiisa ng mga tao na nakinig sa mga babala at sumunod sa preemptive measures. Narito si Pangulong Marcos. Kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have done, they continue to do and work as hard as they can. Kaya ito may papasalamat sa kanila. At sa taong bayan din. At sila ay tumutulong at hanggat kaya at sinusundan naman ng ating mga bulletin tungkol sa kung ano kailangan gawin. Kaya kahit papano sa lakas ng Pepito hindi kasing sama ng aming kinakapalitan. It wasn't as bad as we feared. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Coming. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso, mula dyan sa Malacanang. Batiin natin ng happy, happy birthday si Police Colonel Relly Arnedo, Deputy District Director ng Northern Police District. Pagbate mula sa Batang San Miguel, mula kay retired Police Major General Charles Kalima at Police Brigadier General James Brillantes. Ayan. Happy, happy birthday kay Police Colonel Relly Arnedo. Happy birthday po sa inyo at... sana po, no, more birthdays. Mag-aalas 10 na po ng umaga at kailangan na nating magpaalam dito sa ating programa pansamantala. Diyos marhay na aga sa Indugabos, dyan sa Bicol Region. Hello sa mga kababayan ko dyan po sa lalawigan ng Albay.
particular na po sa ikatlong distrito. Hello po sa inyo dyan at sa aming bayan, sa bayan ng Juvillar. No, ingat-ingat sa mga kababayan ko dyan na lagi ring dinadaanan ng bagyo. Mag-iingat po tayo. At nakakatuwa dahil nakita ko sila sa Facebook nung nakaraan na, no, parang 2 days ago bago po tumama ang bagyong Pepito. Eh talaga namang sila ay nag-preemptive evacuate na po. Yung iba nasa eskwelahan at yung iba naman po ay nandoon sa gymnasium. Nakakatuwa na natututo na ang ating mga kababayan. Hindi natin mapipigilan yung mga ganitong klase po ng kalamidad. Ito po ay acts of God na. Wala na tayong magawa. No? Pero ang magagawa lang siguro natin, maliban sa magdasal, ay maging responsabling mamamayan tayo. Ano? Maging responsable tayo, lalo na sa pagdating sa pangangalaga sa ating kalikasan. Dahil yan po ay mayroong karma kapag tayo ay responsable, katulad ng illegal logging, pagtatapon ng basura, at kung ano-ano pa na nakakasira sa atin pong environment. May balik po yan. Kaya po tayo binabahan ng todo. Nababara ang mga drainage, nagpuputol mga punong kahoy, kung ano-anong ginagawa sa mga bundok. Nauubos na. Yung iba natin, pinapatag yung bundok eh. Eh, nangyayari, wala. Kaya meron pong karma, binabalikan tayo. Ngayon pong mga panahon ng kalamidad at kahit wala man pong kalamidad, ang pakiusap lamang po natin ano, sa atin pong mga opisyal ng gobyerno. Hindi naman po natin nilalahat, may iilan lang po ano, at yung iba ay sabi nga, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ang pakiusap lamang po namin, ang pakiusap lang natin. Sa panahon po na ganito, wag naman po sana nating pagsamantalahan ang ating mga kababayan. At ibigay po ang kaba ng bayan na para po sa kanila na inilaan po ng gobyerno. Huwag po tayong maging ganid, huwag po tayong maging grapal. Lalo na po para po doon sa ating mga kababayan na nangangailangan na nga po, nasalanta na nga po, ay atin pa pong pagsasamantalahan. Ito po ang kabuuan ng programang Damdaming Bayan. Huwag po tayong maging epal na politiko, tayo po ay maging mabuting public servant. Ito po si Sister L. Elaine Apit, minus Lakay Mayor Deo Macalma. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Pilipinas ang oras, 1 minuto. Makalipas ang alas 10. Hindi kami close. Ay, ba't si Mayor Abby yung napindot ko? Coming. Sorry, Mayor. Ayan. This time check is brought to you by